Hi guys! Sama ko lang kayo habang nagtitiklop ako ng sampay ko. After nga pala nito, mamamalansya pa ako. O, diba? Maraming trabaho si Inday. Kahit nasa bahay lang, maraming ginagawa. So, isi-share ko lang sa inyo about income tax in this video. So, lahat ba ay nakapag-file na ng kanilang ITR or income tax return? Meron kasing classification yan eh, for individual, mixed income earners, tapos mga corporations, mga businesses. But, kung ikaw ay isang empleyado and you're earning not more than 250,000 annually, so ikaw ay exempted magbayad ng income tax. Ngayon naman, kung ikaw ay kumikita ng more than 250,000, you are required to file an income tax return, ITR. So, usually kapag employed, ang nagpa-file niyan mga companies na ninyo kung saan ka nagtatrabaho. Pero kung ikaw ay isang freelancer, professional, may sarili kang business, ikaw mismo ang mag-a-apply ng iyong income tax o magpa-file ng iyong income tax return sa BIR. Pwede yung online. Tapos, ngayon, sino ba yung required na mag-file ng income tax return? Yung mga Filipino citizens or foreigners na nakatira dito sa Pilipinas na may income na nanggagaling dito sa Pilipinas or outside of the country. So, yan. Yung mga required na mag-file ng income tax return. Kung OFW ka naman, especially seafarers, nasusulat po yan sa Philippine Tax Code, Section 23. Mababasa nyo po dyan yung mga exempted sa pagbabayad ng o pagpa-file ng income tax return. Kung ikaw ay isang OFW or ikaw ay isang seafarer, pero meron kang business dito sa Pilipinas at nakapangalan sa'yo, you are required to file an income tax return annually. Pero kung ang main source of income mo lang talaga ay ang pagiging OFW at pagiging seafarer, exempted ka sa pag-file ng ITR at pagbabayad ng income tax. Yan. Yan po yun. So, not necessarily na isa kang OFW ay exempted ka na totally. Kasi kapag may negosyo ka, kailangan mo talagang mag-file ng income tax. Tapos may penalty yan kapag late ng filing. Parang naalala ko, 2019 yata, na late ako ng filing yan, 1,000 agad ang bayad. Kaya dapat hindi kayo late nagpa-file ng income tax at saka yung mga tax na binabayaran ninyo. Shout out lang sa iJuan Booking Service, Bookkeeping Services, iJuan Bookkeeping Services. Ayan, thank you so much sa inyo, sa napakabait na may-ari ng iJuan. To Sir Ronel at saka sa team niya, sila po yung bookkeeper ko. Siya nagpa-file lahat ng BIR compliances, yung mga requirements ko. Kasi may quarterly, may annually, may monthly. Si Sir Ronel na bahala, dyan siya nagbabayad. Pero pagdating ng end of the month, sisingiling ka niya. Padadalang ka na lang niya ng billing. Okay? So, ayun. So, para dun sa mga may business na kaya nyo namang i-file. Kasi ako before, ako lang nagpa-file ng ano ko. Kaya lang medyo hindi ko na kayang asikasuhin kasi sa dami ng mga kailangang i-file. Tapos lahat kailangan nakatuto ka lagi sa computer. Kasi online na lang din siya actually. Meron ako mga video niyan sa YouTube, how to file, how to register. Ayan, kasi meron na silang tinatawag, ang BIR may tinatawag na silang Orus ngayon. So, gagawa ko ng video yan. Yun lang, isha-share ko sa inyo. Short videos lang tayo ngayon. Kasi, hindi ako makapag-record pa ng mahabang video. Kaya, sinabay ko na lang dito habang nagtitiklop ako ng aking nilabhan. O, di ba multitasking?
Kasi hindi ako pwedeng magpuyat masyado. Dahil may pasok ang anak ko, kaya hindi ako pwedeng magpuyat ng magpuyat ngayon kasi may pasok. Maaga akong gigising dahil bukas magluluto naman ako, 'di ba? O ayan, tapos na yung tinitiklop ko. Kaya mamamalansya naman ako. Naka-ready na yung kabayo ng plancha ko tsaka plancha dun. See you on my next video. Bye-bye!